Alam mo, Brother Franco, Miss Ina, daw parang nag-rehash ito yung si Joel, no? Sa nangyari kay Isay Lucena. Dahil hindi na siya minor di edad, si AJ, 18 na siya. So, walang, hindi makapag-impose ng custody ang mga magulang. Dahil mga 21, 22 na ito, Brother Franco. At alam natin, mga kababayan, ako na yung si Joel magsabi, ha, ang karapatan ay piyansador ng NPA. Ang karapatan ay pinapatakbo ng CPP, NPA, NDF. Si Christina Palabay at mga leaders nito ay mga operatiba ng CPP, NPA, NDF sa urban operations. Kung totoo yung ating nakuha na balita na kinuha na nila sa CHR, ay dapat magpaliwanag dito ang Commission on Human Rights. Correct. Sapagkat sa harap ng mayor at mga magulang, doon sa isang dialogo na pinapila ni Brosas at ni Sarate, malinaw na ang custody pansamantala habang inaayos ang mga nangyaring gusok sa tumbling statements na ito ay sa CHR muna. Pero malinaw na ginapang at kinuha nila, at alam natin ang purpose niyan ay lutuin at lasunin ang pag-iisip ng mga batang ito. Is there any possibility na mapaimbestigahan po natin yung si Joel ng NTFLCAC ang nangyaring ito, and if we can have some a level of coordination with the CHR, bakit nangyaring ganitong pag-turnover sa known CPP, NPA, yes, NDF organization, at mapapahamak na naman ang mga kabataan doon sa radikalisasyon at mga panglalason sa utak nila. Well, opo. Unang-una, kailangan natin malaman yung resa-resa niya, no? Yung circumstances, bakit nga po ganun na nangyari. But then again, we defer to the wisdom of the CHR official who did the turnover, no? So, kailangan po malaman natin from them directly sa CHR kung ano po yung wisdom, kung bakit naging ganun po yung desisyon. No, ayaw naman natin na banggain, of course, yung desisyon ng CHR. Baka galing yung order, baka may clearance yan from the higher ups, no, sa CHR. O kaya baka Yusuf Joel nag-execute ng voluntary turnover ng kanilang, baka may statement na namang inilabas. Tama din yun, kung ganon, hindi rin pwedeng ipilit ng CHR ang custodial authority nila dyan. Kung ang dalawa, si Jed Tamano at si Junila Castro, ay gumawa ng salaysay na doon sila magpa-custody sa karapatan. Yeah. Sapagkat sila ay legal age yun. Na. Tama ka dyan. Yes, Yusuf Joel. Tama po yun. Nabanggit mo yung ehemplo, yung sa kaso ni AJ. At Relita Lucena. Mm-hmm. Diba? So, hindi na 18 yung si AJ. So, ang sabi nga, bahala na siya mag-desisyon para sa sarili niya. Kaya tingin ko ito rin yon, yung ganitong kaso dun sa dalawa naman. They are both of legal age na, no? So, it's up to the family na siguro, ka Eric, ano, kung paano nila kakausapin, makumbinsi yung kanilang anak na, well, sa mas safer naman sana magpa-custodia. Correct. Kasi, alam mo, kinakatakot ko rito, ka Eric, Franco, agree. And Ina, di ba sila na mismo ang nagsabi na nanganganib sila na mukhang may balak sa kanilang hindi maganda yung isang grupo. Doon ako nangangamba eh. So, paano na ang security nung dalawang ito kung sakaling totoo yan? Exactly. Sila mismo ang nagsabi niyan. Diba, nakakatakot ako po, yung nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ayun. Baka, Yusek, nang ibabaw yung kanilang takot doon sa mga komunisang terroristang grupo, kaya last minute biglang bumaliktad. May pressure talaga. Opo. At saka, alam mo, ang sabi ko nga dyan, well, una nga, yung RHB, binanggit nila yan eh, na mainit daw sila sa revolusyonaryong hukbong bayan. Diba, ka Eric? Breakaway group lang, ito, na mainit sa breakaway MPA. Group yan eh. So, yun nga, yun yung first worry ko. Ako naman, yung pagbaligtad nila, ano ba yan? Nagbabangong puri ba sila? Yes. Dahil sa dami namang impormasyon na i-share na nila eh. Diba? Ilang araw sila nasa kustodiya ng ating 78th Infantry Battalion. So, marami na silang naikwento. Diba? So, baka nagbabangong puri. Marami na silang inamin. Aba, ang mahirap dito kasi, no, I'm not, but this is a possibility. Baka mahirap naman na sila ipagsuspetsahan na espiya na ng gobyerno. Pwedeng mangyari yan, Yusuf Joel, and pwede silang i-assassinate kasi may record ang CPP-NPA ng ganon. Na pumapatay sa ng kapwa niya ang mga kasamahan sa pagdududa lamang at walang enough basis. Basta pagdudahan ka, delikado ka. Correct, totoo po yan.
Actually, di basta-basta ang talakay na yan. Intelligence ng mga operations ng mga ganito ka, Eric. Pero kung titignan natin, naku, kawawa ang kahihinatnan ng bata. Pag isang araw na lang, mabalita natin, wala na. Hindi na natin alam. Namundok na ba? Ay, wag na lang sa kanao. Kaya nga, andyan kayo, Yusek, Joel, ang NTFL ka, para sagipin ng mga kabataan. Kaso lang, isa sa nakikita natin dito, Yusek, is yun nga, gaya ng iyon sinabi, posibleng totoo sila sa kanilang pagsuko. Tapos nalinyahan lang. Yung mga ganong posibilidad. Maaari. Maaari yun. At ang may sala dito, Brother Franco, Yusek Joel, ang may malaking pananagutan dyan ay ang mga grupong involved. Halimbawa, si Arlene Brosas. Nasa gobyerno siya, pero hindi siya nagko-cooperate sa gobyerno. Siya pa ang nagpawalay sa mga bata na ito sa kanilang pamilya. Ganon din si Raul Manuel, na inakusahan niya ang military at police at LCAC, nagpapadukot ng mga tao at aktivista. Ang pangatlo, ngayon karapatan na naman. Piensador ito ng NPA. At alam naman ng lahat kung sino at ano sila.